Hi guys! Good morning! Happy Sunday sa inyong lahat, mga kanegosyo, ka-asenso, ka-familia na rin. Okay, so ngayon, kahit Sunday morning, papunta tayo sa LIK Farm. Ito yung farm kung saan nagbe-breed sila ng mga upgraded native pigs. Meron din silang native pigs, may white pigs din sila. And then yung farm na ito, nakilala ko dahil minsan bumili ako ng mga free-range chickens. Yung free-range chicken na Rhode Island Red sa kanila ko nabili. So ngayon, siguro after 1 year nakita ko lumaki na sila. Meron na silang mga upgraded or meron na rin silang native pigs. So nakausap yung may-ari. Meron tayong ipinareserve na tatlong gilts at isang boar. Yung boar nila, bale, yun ay talagang tested na parang 3 years old na. Breakfast lang muna tayo dito sa McDo. Drive-thru na lang tayo, okay? 12 seconds later. Longganisa with egg and garlic rice. Isa. Ano sa'yo? Yung chicken na lang ngayon. Hello, good morning. Hi guys. Isang longganisa with egg and garlic rice. Large na lang, sige. Medium na lang. Kunti na lang yung difference. Ano? Anong difference mo? Sige, kahit ano, cook na lang. Meron ka kayong kahit ano. Cook daw, cook, cook. Hi guys. Hi, good morning. Good morning. Coffee? Yeah. Coffee? That's chicken with rice, longganisa with rice, medium rice. Thank you very much. Thank you. Please like, comment, and share. See you again in our next video. Breakfast lang muna kami. So, break lang kami sa glit niya. May nakonte. Diretso yung biyahe namin papuntang San Francisco, Lipa City. Itong farm na dadaan natin, J2M Full House. Kliyente rin to ng Advatec. CCTV ako. Nakikita niyo yung signage nila. See? Advatec CCTV yan. So, J2M Full House Farm. And bali ito ang itong farm na ito, malaki yan. Siguro nasa mga 5 hectares or 6 hectares yan. Bali ang farm na yan is about sa mga kambing. Meron din silang quail, sa pagkakaalam ko. Hi guys, nandito na tayo ngayon sa LIK Farm. Kung makikita nyo, ito yung kulungan nila. Tingnan mo, talagang lupang lupa lamang. Simple lang, meron tayong bubong, nilagyan nila yung bubong. Ito yung ano mo, yan yung paanakan. Nakita niyo yung mga maliit na pitak-pitak na yan. 1, 2, 3, 4, 5. Yan yung, meron doon dalawang pitak na may laman na nanganganak. Ano? So ito yung mga nakikita niyo, upgraded native pigs na sila. Ito yung may mga cross na sila. Yan. Yun daw yung ganador. Hindi lang tayo makalapit dahil medyo maputik yan. Upgraded na rin yan. Kung di ako nagkakamali, parang F1 yan. Berkshire at saka native na yata yung ganador nilang yan. So, ito yon, medyo maputik lang. Yan, kung nakikita nyo. Yan. Then, ano? Patatayin mo. So, sige, okay. Ingat ka, pakikin makagat. Hindi mo na nangagat. Okay. Papuntahin mo din eh. Sabihin mo, gusto ko makausap. Ang laki ng kanilang ganador na yun, oh. Medyo maputik nga lang talaga. So yan. So, ang upgraded native pigs, ginagawa nila yan kasi para mas mabilis lumaki. Yan, medyo nadudulas na yung ganador. Hindi kaya mabalian yan, makamadulas. Yan, medyo, yan yung ganador nila. Medyo napakaganda. So, kasi kung native pigs talaga na puro, bago natin ma-reach yung talagang yung pambenta na weight, 6 to 8 months yung ibang araw, sabi na abot pa ng 10 to 12 months. Samantala kung upgraded na native pigs, mas mabilis talagang lumaki. 3 to 4 months, so let's say 4 to 5 months po pwede ng pambenta. Ang upgraded native pigs, kung halimbawa, siguro mga 4 to 5 months, sabi nila, nag-start na silang mag-hit. Pero sabi nila, ang kagandahan talaga kung ating ika nga i-breed at least 6 months yung pinaka bata o yung age nila, 6 to 7 months hanggang 8 months, kasi parang ready na yung katawan nila, yung structure ng body nila na maging magulang or maging mother. Yan, so dito talaga putik na putik. Para salamat,
Tingnan naman natin yung iba pa nating, yan yung kanilang boar, ano po. So, tingnan naman natin yung iba pa nila dito, medyo madulas lang. Yan. Ingat tayo. Yan. Ito pa yon. Yan, ito po yung mga iba pa nila na, ito mga upgraded na rin. Dito, kung nakita nyo, yan yung mga ano ng nyug. So, yan yung ina-advise sa parang beddings natin para raw hindi rin masyadong mamaho. So, simpleng-simple lang. Dito naman sa kabilang, na meron isang nakatali. Okay, dito naman sa isang kabilang ito. So, ito yung mga lagay nila ng pakain. Yan. Dito naman sa kabilang ito, makikita natin, ito yung talagang mga native pigs talaga. Yung mga maliliit dyan na, yan yung isang yan. Makita nyo. Then, ito yung mga native pigs talaga. Yan yung mga maliliit na yan. So, ang kaibahan naman ng native pigs, mga kanegosyo, mga native pigs natin, yung talagang puro inahin ay native, baboy damo talaga, and then yung ganador ay native din. Ang kaibahan niya, napakatibay nila sa sakit. So, advice ko sa mga magsisimula pa lamang, magsimula kayo siguro talagang sa pure native, ang ganador is native. Siguro tatlong inahin, isang ganador. Kasi ang kaibahan nun, kahit talaga wala kayong alam, wala kayong experience, hindi nyo na kinakailangang, yan, tayo nyo, pinakakain lang sila ng, ano nga yung pakain natin yan? Malunggay, yan. So, kagandahan sa native pigs talaga, kahit anong klase, yung malunggay o mga dahon ng saging, asola, madre de agua, o kahit na anong kumpay, pupwede, tayo nyo, yan. Bumunot lang siya, papakain niya yan. Yun ang kaibahan. So, yung ipapakain nyo sa native pigs ay pwede nyo makuha lang sa inyong bakuran. Hindi katulad ng mga white pigs na talagang madugo yung gastos kasi kung purong feeds. Ito talaga, kahit wala kang perang pambili ng feeds, kuha ka lang doon sa kapitbahay nyo or sa kapitbahay nyo. Mura kayo ng kapitbahay nyo. Sa tabi yung bahay ninyo, pwede na. So, napakaganda talaga ng LIK Farm. Ang iba dito, nakita nyo, yung may mga kulay, upgraded na rin sila. Pero yung mga itim natin na medyo maliliit, yan yung mga purong native. Okay, so punta naman tayo sa kabilang. Ito pong isang ito ay talagang baboy damo. Sipin nyo, maitim na maitim. Nakita nyo, meron siyang ano are? Sungay, ano? Pangil or sungay? Pangil. Ah, meron siyang pangil. Hey! Psst! Ito nyo, kinakain niya. Social siya, bayabas pa o yung kinakain. Dito naman tayo ngayon sa mga, kung nakita nyo yung mga piglets na ito, napakarami nila o. Oh. Ito lahat ay upgraded na. So talagang na-cross na sila, hindi na talaga sila native. So napakaganda nila. Ilang buwan na ito? Mga nasa mga 2 months yata. Ang alam ko 2 to 3 months yata to, itong mga piglets na ito. So, napakaganda. Kung nakita nyo, meron silang ear tag. May mga tag na talaga sila, may yung pagkakakilanla nila. Ang ganda, ang dami. May ilan to? Ilang piraso kaya to? Ang dami, ano? Gaganda, cute. Ang mga ina nila, yung mga nandun na yan. Nandun na. So, isipin nyo, napakaganda. Malaking pera na to. Kasi, siguro, kasi nga sila, mga upgraded, medyo mahal-mahal na yung benta. So, kukuha rin tayo dito ng ilan na pwede nating gawing boar. Pwede rin nating gawing kangay inahin. So, dito naman, meron kasi tayong tatlong ipinareserve. Kung hindi ako nagkakamali, sila yung mga... Kung hindi ako nagkakamali, yung tatlo dito ay ating ipinareserve. Ah, dito nga sigurado. Ano? So, may mga lalaki dito, may mga lalaki. Puro inahin. So, dito tayo may ipina-reserve. Tatlo yung ipina-reserve natin. Kung nakikita nyo yung klase nila, upgraded na talaga sila. So, ibang-iba talaga sa mga pure native kasi sila talaga upgraded na. Ang born nila, ganador, ay yung Berkshire na galing England. From Berkshire at native. So, cross na sila. Kung nakita nyo, napakalalaki na nila. Kaganda nito, oh. So, sana in the future, magkaroon tayo ng gantong kadami. Ayan. Ang gaganda nila. So, ito daw yung mga nasa 2 to 3 months old sila. Lang guys, dito natin tatapusin yung ating vlog for today about sa native pigs farming. Native pig farming. So, magkakaroon tayo ng part 2 para doon sa native pig.
And then, ito yung ating upgraded native pig. So mga kanegosyo, ka-asenso, mga ka-familia, God bless na wa tayo lahat ay umasenso. God bless. Meanwhile, yung farm manager ng LIK, hi, pare, si Sir Jeff. Yung palang ipinakita ko kanina, yung pala ay mga F1, ang ganador pala noon ay Durok. Hindi pala yun yung ating pinareserve. So, yung kaya pala sobrang lalaki. Para alin nga dyan, Maynard, ang ating pinareserve? Aya yan, yung isang yun, yung antag, batik-batik nga. Petrain, yan yung pala yun. Ito bali ay Berkative daw, Berkshire, yung mother, ang ganador ay yan yung native. Alin pa yung dalawa pa? Yung dalawang magkatabi niyan, talagang magkatabi talaga yan. So ito pala yung aming ipina-reserve kay Sir Leo. Ano, ilang months nga ito? Magsi-6 months na po, pwede na palang i-breed kasi nakadalawa na silang heat. Ano? So hindi ba sila sobrang maliit naman? Hindi naman. Okay lamang. Ano kaya magandang gawin namin ganador dito? Ayan po, pagka nagtakas na ng 8 months. Tamang 1 year. Mga anak na 1 year. Ano? Kasi 114 days. Pagkakasta 114 days, manganganak na sila. So then iwawala yan 45 days ano. Okay. So 45 days iwawalay. Okay. Tingnan niyo. So yung pala yung amin, nagkamali pala tayo kanina. Kaya pala nagtataka ako bakit sobrang lalaki. Normally pagkaganto, mga ilan kaya ang anak nila? Ngayon po ito po. De, yung mga ganun mga cross na mga yung mga upgraded na mga sila po eh. Magkakapatid po sila sa 11. 11? Apo. Ang dami, no? Tapos nung sinundan po, yun din po ang anak, yung nandun na po. So normally, pag nag-out kayo, yung pang-benta talaga, 45 days, 2 months, pwede, ano? 2 months po namin iniwawalay. 2 months iminawalay. Pag kayo mga 2 months, pag may bumili, magkano yung binibenta kayo na siya? Yung benta po namin yung isa ay 3,000. Eh, 3,000? Yung may tag po, dong orange. Yung may mga tag, o. Oh. Kung makapagpanaka pala ng 10, 3,000 ano? 30 ano? Okay. So yun na yung mga 2 months pagka 2 months po kami nagbebenta ng 2 months nagbebenta. Oh, yun mga kanegosyo. Upgraded, imagine 3,000 po pala kung makapagbenta tayo after pag 2 months na pag iwinalay na no. Okay. So pwede rin pala akong kumuha doon ano. Hindi sila tulad dito, hindi sila magkapatid, hindi. Yung pong nandoon okay. Brown native Duro. Okay. So kung kukuha ako ng marami kay sir doon mga kuha ako ng 10 babae, pwede kaya ano? Ah, sige. Silipin muna natin. Sige guys, punta muna tayo doon. 40 plus heads daw ito dati. Kasi mga 50, no? 50. Okay. So, mapibenta to ng 3,000 something. May iba maaaring 3,500 pa. So, imagine, laking pera pa nito ngayon, ano? So, wala ko nakapakain. Lagi ka nila kanya. Pangmaramihan siguro gagawin inahin. So yun lang guys, additional yun. Sorry, may correction tayo. Salamat kay Sir Jeff LIK Farm po. Kung gusto nyo kumuha ng mga native check lang yung LIK Farm, yung tong page nila. So Sir Leo, salamat ng marami sa pag-alaw sa amin, sa pag-bisita sa farm nyo. So yung tatlo, yun yung aming kukunin. So salamat guys. Thank you. See you again on our next video.